Hello mga kasama ko riders, ito ulit si Dielo. Meron na naman tayong isang video yung isi-share sa inyo. Ito ay about sa rectifier. Malalaman sisira na ang ating rectifier o cause na meron ng problema ang ating rectifier kapag ang ating motor ay nagkaroon ng problema about sa wiring, no? Kapag napupundi na lagi yung ating mga bumbilya, no? Yung mga ilaw natin, LED, kung LED ang ilaw ng motor natin, or bulb, kapag incandescent bulb naman ang ating mga ilaw, no? Kadalasan siya nag-over voltage na, kaya nasisira yung mga ito. So paano mo ngayon malalaman o paano mo itetest yung rectifier kung sira na siya? Gagamit tayo ng multi-tester, no? Para malaman natin kung sira na ang ating rectifier. So may mga wire siya. Diyan natin gagamitin yun, tester natin, tsaka yung test light natin, para malaman natin kung sira na ang ating rectifier, maliban sa pagputok ng ating mga ilaw. Kasi minsan, hindi lang mampala yung sira. So, may mga ibang cause lang ng dahilan kaya nasisira sila. So, maganda na rin alam natin kung paano ito i-check using multi-tester. So, sa video na ito, doon ko ipapakita yun paano itest yung mga wire ng ating rectifier. So, panoodin nyo mabuti at huwag nyong i-skip yung video para makita nyo kung paano siya ginawa at may apply na rin natin sa ating motor. At uulitin ko, sa pag-apply nito sa ating motor, lagi nyong i-double check yung inyong pagwa-wire, yung inyong checking ng wiring. Kasi mahirap na magkamali dahil kuryente yung ating pinakikialaman sa atin ito. At kung magustuhan nyo naman yung video nito, pasubscribe nyo lang sa channel ko, Gelo's Workshop. At saka sa mga iba pang mga video mapanood nyo, subscribe lang po at palike. At maraming salamat. Punta na tayo sa video. So, meron tayong dalawang rectifier regulator sa ating video, no? Itong aftermarket na regulator at itong original na regulator. So, ang original, ang papapansin nyo, meron siyang markings. So, 5TL. So, pang Yamaha siya. Pang Mio Sporty. Ito naman, pang Mio Sporty rin, kaya lang, aftermarket, wala siyang label. So, paano natin malalaman kung sira na tong regulator natin? Unang-una, dito makikita nyo, may apat na pin. So, sa apat na pin na yan, ang ground niyan, itong nasa ibabaw. So, wala tayong patuloy. Ito yung ground. To. Yan ang ground. Tapos yung nasa kabila naman, itong nasa kabilang ilalim, ito naman yung kanyang positive. So, ground, positive, ito naman tong part na to, ito yung yellow wire, no? Light coil. Galing siya sa stator coil. Tapos, ito naman yung white, color white wire, charging, no? Charging line, galing sa stator coil. So, minsan ang kulay niyan, kulay yellow din, minsan ang kulay pink. So, sa pagtetest natin, kailangan itong negative at saka itong positive, pag tinester natin, kailangan wala siyang reading. Wala siyang reading. So, paano niya naman tetest rin siya? Kailangan baligtad naman ang polarity niya. Kasi, may diode to sa loob. So, nakatama yung kanyang polarity niya, kaya kailangan baligtad ang polarity pag te-tester. So, ibig sabihin, pag ito ang negative, dito nyo ilalagay yung positive ng tester. Itong positive, dito nyo naman ilalagay yung negative ng tester. Kailangan wala siyang reading. Kasi pag nagkaroon siya ng reading, ibig sabihin, sira na yun diode natin sa loob nitong rectifier. Kasi may continuity na siya. Kailangan wala siyang continuity. So, i-test rin natin siya, ipakikita ko sa inyo kung paano. So,
Ito ang ating multitester. Ilalagay niyo yung ating multitester. Pag naka-off siya, ilalagay niyo siya sa diode sign. Ayan, dito sa diode sign. Tapos itong positive, ulitin ko, dito natin ilalagay sa negative. Dito natin ilalagay sa negative yung positive, itong pula. Tapos itong negative, dito naman natin ilalagay sa positive. Sa positive. Kailangan walang reading yan. Pag nagka-reading, sira siya. So pansinin nyo yung ating reading. Sukatin natin siya. So, ito, positive, lalagay natin sa negative. Tapos, itong negative, lalagay naman natin sa positive. So, makikita nyo siya, nagka-reading. Ibig sabihin yan, may continuity na siya sa loob. Sorry. So, ibig sabihin yan, dire-diretso na yung flow ng current niya. Kaya may reading siya. Pero sa iba, wala yung reading. Hindi yan mag-reading. Wala siya. Kahit pagbaligtarin mo yan, wala kang marireading dyan. Ayan. Pag pinagbaligtan mo siya, may reading siya. Kasi nga, yung continuity niya, dire-diretso na. So, yan no. So, ibig sabihin ito, sira na. Dito naman tayo sa original, no? Meron siyang, alisin muna natin itong wire. So, kanina, sinabi ko kung paano pag kuha ng reading. Ito, pansinin nyo, wala itong, pansinin nyo kung magkakaroon din ng reading. So, positive, sa negative, negative, tapos negative sa positive. O nga pala, uulitin ko, no? Kahit magkabaligtad pala siya, positive, positive, negative, negative. Kailangan walang reading. So, test natin. So, kita nyo? Wala siyang reading. Hindi siya nagkakaroon ng reading. Kahit magbaligtad rin natin, wala siyang reading. So, ibig sabihin, good tong rectifier regulator natin. Okay siya. Hindi pa siya sira. Hindi katulad nitong isa. Pag ni-reading natin, tanya, kakaroon ng reading. Itong isa, wala siyang reading kasi good pa siya. So, ganun lang sa pagtetester ng regulator natin. So, isa pang paraan kung paano nyo malalaman kung meron kayong battery o meron kayong 12 volt supply. So, lagyan nyo siya ng wire. Ito, itong socket na to. So, para sa kanya yan. So, ilagay natin dito sa sirana. Ito yung sirana to. Ilagay natin. Tapos, supplyan natin siya ng kuryente. So, lagyan ko siya ng 12 volts na kuryente. Negative, positive. So, ilalagay nyo itong negative ng galing sa battery sa negative. Tapos, itong positive, ilalagay nyo sa kulay puti. Dito, sa white na wire. So, kasi itong white na wire, ito yung charging wire, no? Galing sa stator coil. Ito yung charging line. So, pag nalagay nyo yan, kaya nyo, lagyan ko lang ng ipit. Alam na kasi yan. Etong red, kuha tayong light bulb, kuha tayong ilaw, yung isang paan ng light bulb, lagay nyo sa red. Ito yung papunta sa battery. Tapos, yung isang paan naman, i-connect nyo siya sa ground. So, dito siya sa block.
May isa. Dito siya sa black wire. Iko-connect niyo. So, pansinin niyo yun, ilaw. Kung kailangan siya, iilaw. Kung ayos yun atin, regulator. So, kita nyo. Gabi natin sa black tsaka sa red. Hindi siya umiilaw. Ibig sabihin, sira yung regulator natin. So, yan ang isa pa. So, ilipat naman natin siya sa ayos na regulator. Ito yung original na regulator na ayos pa. So, yung black wire, lalagay natin ng positive, negative galing sa battery, sa black wire. At sa white wire, yung positive na galing sa battery. So, ulitin ko, black wire, negative galing sa battery, white wire, positive galing sa battery. Itong red, tsaka itong dilaw, huwag nyo nang pakialaman to. Itong dilaw, yaan nyo lang to. Huwag nyo nang lalagyan ng supply. So, kailangan to iilaw kung ayos yung atin regulator. So, testingin natin. No? Yung isang paa, itong black wire ng light bulb sa negative. Abit natin sa black. So, ayan. Nasa black siya. Tapos, ito namang isa, dito sa kulay red na wire. Kailangan iilaw. So, ayan. So, nakita nyo, umilaw, no? Ibig sabihin, ayos pa yung regulator natin. Okay, no? So, sana naintindihan nyo mabuti kung paano malalaman kung sira na yung ating regulator. Rectifier, no? At kung may natutunan kayo, palike na lang sa aking channel, Yellow Workshop, at pasubscribe na rin para naman sa mga iba pang video, magsubscribe kayo sa Yellow Workshop para malaman nyo pa kung paano mag DIY ng mga motor natin, no? Ng motor natin. So, ulitin ko naman, sa pagtetest nito, kailangan meron ka rin knowledge sa pagwawire. Or kung wala man, panoodin mabuti yun video at tignan mo yung connection kung saan mo dapat siya ilagay. So, double check rin siya para hindi magkaroon ng problema sa ating motor. So, sana may natutunan kayo. Ride safe sa inyo lahat. At isang magandang araw at magandang gabi.